Isang magandang hapon po sa ating lahat. Narito na naman kami upang magbahagi ng mga napapanahong ulat tungkol sa implementasyon ng Social Amelioration Program. Sa hapong ito, makakasama natin si DSWD Secretary Rolando Joselito Bautista upang magbigay ng mga pinakahuling impormasyon tungkol sa SAP at upang sagutin ang mga katanungan mula sa ating mga kababayan. Magandang hapon po sa mga nanonood ng ating programa. Kanina umaga ay napirmahan ng isang multilateral na kasunduan sa pagitan ng DSWD, Land Bank of the Philippines, at mga financial service providers para sa digital disbursement ng second tranche ng Social Amelioration Program sa mga kwalipikadong pamilyang benepisaryo. Bago ang nasabing MOA ng Departamento sa Land Bank at sa mga FSP, ay nagkaroon din ang DSWD at ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng kasunduan. Ito ay pinirmahan kahapon hinggil sa paggabay at pagbibigay ng technical assistance ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa pagpili ng mga qualified financial service providers na magsasagawa ng digital payment para sa second tranche ng SAP. Nais ko lang ipabatid sa lahat ng magsimula ang pag-uusap at diskusyon para gamitin ang digital payments ay nandoon po ang Bangko Sentral ng Pilipinas para gabayan at magbigay ng idea, suggestion at advice kung paano mapapaayos at mapapaganda ang pag-implement ng digital payment. Sa kasalukuyan ay nakapag-identify na ang Bangko Sentral ng 6 na financial service providers na magsasagawa ng digital payment. Ito ay ang GCash, RCBC, Robinsons Bank, Paymaya, StarPay, at Union Bank. Ang mga nabanggit ay may kapasidad na bumuo ng restricted transactional accounts na nagsusulong ng financial inclusion sa hanay ng mga mahihirap na pamilya. Buo ang tiwala ng DSWD na may papamahagi ang emergency subsidy ng mas mabilis at mas epesyente dahil sa partnership na ito. Batid namin na maraming mga hamon ang haharapin habang isinasakatuparan ng programa. Subalit sa pagtutulungan at suporta ng mga FSPs, katulad ng binanggit ko kanina, yung gabay na ibibigay sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Land Bank, makakamtan ng adhikain na ipaabot ang tulong sa mga apektadong pamilya. Maaari na nating simulan ang digital payment sa susunod na linggo. Samantala, kasalukuyang namamahagi ang mga DSWD field offices ng ayuda sa pamamagitan ng direct payout para sa mga waitlisted families. Nakapamahagi na ng higit sa 52 million pesos sa 9,391 waitlisted beneficiaries mula sa CAR, Region 1 at Region 3. Karamihan sa mga beneficiaryo ay nakatira sa mga malalayong lugar o yung madalas nating tinatawag na geographically isolated and disadvantaged areas. Ang unang katanungan po, Secretary, sino ang mga beneficiaryo na makakatanggap ng ayuda mula sa mga financial service providers? At kailan po nila matatanggap ang ayuda, Secretary? Ang mga beneficiaryo na nagrehistro sa Relief Agad application ay maaaring makatanggap ng ayuda sa pamamagitan ng partner financial service providers ng DSWD kung ito ang pinili nilang disbursement method. Maaaring matanggap ng beneficiaryo sa kanilang restricted transactional o nominated accounts ang ayuda sa loob ng 24 oras
Pagkatapos mailipat ng land bank ang pondo para sa ayuda ng SAP sa mga service providers. Ganun pa man, ito ay depende pa rin sa capability limit ng service provider kung ilang transaksyon ang kaya nilang iproseso sa isang araw.